Mahalagang pagpapalang itinuring ng Southern Luzon Mission Adventist Young Professionals ang mission trip nila sa Virac, Catanduanes. Sa temang limitless, sila ay nagkaroon ng pagkakataong maglingkod sa kabila ng kanilang busy work schedules. Ang iba pang mga biyayang kanilang naranasan at tinanggap sa pakikisangkot sa nasabing mission trip, tunghayan sa balitang may pag-asang hatid ni James Matthew Burse. Limitless, iyan ang naging tema ng Bicol-wide mission trip na isinagawa ng mga Adventist Young Professionals dito sa Virac, Catanduanes. Narito ang aking ulat. Mula sa isang pag-aaral sa mga young professionals, ang mga millennials at Gen Zs, 61% or 6 sa 10 ay nakararanas ng stress at burnout sa trabaho. Samantalang 1 sa 3 or 34% ng mga individual na may edad 40 pababa ay nakararanas ng krisis sa kanilang mental health. Yun, yung isang mga struggle na kung paano ko ipagsasabay yung works as a young professional, as a nurse, and yung sa church naman, yung gagawin sa church. Para sa akin, ang ideal na life is yung everyday ako nakapag-ministry. Pero unfortunately, sa work ko, wala akong way para mag-ministry. Kaya't sa isinagawang pagtutipon ay pinagtuon ng pansin ang work-life balance at ang pagiging liwanag nila sa kanilang mga workplaces. Actually, dito sa mission trip, nakakasama natin yung mga young professional na busy sa kanilang mga trabaho. Hindi pala hadlang yung pagiging busy para gawin ang ating makakaya, yung best natin para marami tayong mga taong masakluluhan, matulungan, may dalangin, at syempre mabigyan ng pag-asa. Bukod sa mga spiritual at social activities, nag-abot din ng tulong ang mga delegado sa residente ng Barangay Kumagaykay, San Andres, Catanduanes. Napakalaking tulong po talaga dito sa amin kasi talagang ang mga kabarangay namin is talagang kumbaga walang-wala talaga yung iba. So napakalaking pasasalamat dahil po may sinugo po ang Panginoon dito sa aming Barangay Kumagaykay. Mahigit 100 benepisyaryo ang nabigyan ng libreng medical at dental services, blood sugar test, libreng mga gamot at vitamins, at maging mga mental health lectures at masahe. Sa 100 ng mga pasyente na amin na paglingkuran dito sa Kumagaykay, San Andres, Catanduanes, isa nga si Nanay Herminia Manlangit sa amin na pagsilbihan. Ako'y nagpapasalamat dahil sa mga gamot na binigay nila sa amin. At tapos, nalaman ko ang mga aking mga sakit. Maraming salamat. Ang mga servisyo nila sa amin, okay. Nagsagawa din ng outreach program at children's program ang ilang mga kabataang profesional. Ang maganda dito po ay nakapaglingkod din tayo sa publishing ministry sapagkat pag-uwi nila, meron silang dadadalang mga babasahin. Ang ating mga YPs po ay umikot pa sa barangay para magbigay ng mga pulyeto, mga babasahin. Sa maikling panahon ng pamamalagi ng mga YPs, sa magandang pulong lalawigan ng Catanduanes, kanilang namasdan ang hindi lamang ang ganda, kundi ang aral mula sa isla. This is an eye-opener. I'm here actually just for the purpose of being of service for the medical mission. But I'm so glad that I came. Ibang experience siya. Parang mas lumalim pa yung relationship ko kay God. Makipag-communicate with other young professionals para makita kung paano nila pagsasabay yung work nila at yung missionary, kumbaga. So we're a limited person, but with the unlimited gift na na-receive natin from God, we can do everything. Gaya ng lawak ng karagatan at kalangitang natanaw mula sa isla, naibunyag sa mga nagsipagdalo ang kanilang potensyal na maging limitless, hindi lamang sa kanilang profesyon, kundi sa paging ilawan sa kanilang mga kaibigan at pinagsisilbihan. Mula dito sa Binurong Point, Ginsaanan, Baras, Catanduanes, teritoryo ng Southern Luzon Mission at may layo ni makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. YP Bicol Mission Trip 2023! Woo!